Ayan, kumusta mga ka-LE at welcome sa channel kung saan marami kang pwedeng matutunan. Ito ang Learning Express 101. Sa episode na ito guys, pag-uusapan natin ang tinatawag na Ancient Astronaut Theory. Kaya kung mahilig ka sa misteryo at mahilig ka sa alien, mag-subscribe ka na at huwag kang aalis. Pero bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang muna magbigay ng disclaimer. Ang mga mapapanood nyo at maririnig ay mga teorya lamang. Ang video na ito ay walang intensyong manakit ng kahit anong religious ideology at iba pa. Ngayong may disclaimer na tayo at pwede nang mag-umpisa, kumuha ka na ng popcorn at kumuha ka na din ng kape. At sabay-sabay nating enjoyin ang video na ito. Ano nga ba ang Ancient Astronaut Theory? Ang basic idea ng Ancient Astronaut Theory ay noong unang panahon, ang mundo ay binisita ng mga alien na nagmula sa ibang planeta at tinulungan nila ang mga tao na bumuo ng sibilisasyon at ng mga higanteng infrastruktura sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dahil ang mga alien ito ay sobrang advanced, sila ay napagkamalang mga Diyos ng mga sinaunang tao. Mga ka-LE, ang idea ng Ancient Astronaut Theory ay na-introduce sa publiko noong 1968 nang ipublish ng author na si Eric Von Daniken ang libro na pinamagatan niyang Chariots of the Gods. Ang idea at tanong na nais ibahagi ng librong ito ay, ang tinuturing ba nating Diyos ay isang astronaut? Si Eric Von Daniken ay lumaki bilang isang striktong katoliko sa Switzerland. Nang nag-aral siya sa isang Jesuit school, dito nag-umpisa ang kanyang kalituhan at pagtataka. Ayon sa kanya, bakit makikipagkita ang Diyos kay Moses sa Mount Sinai na may kasabay na apoy, usok at malakas na hangin? Dahil dito, nagkaroon siya ng teorya. Paano kaya kung ang nakita ni Moses na apoy at usok sa Mount Sinai ay nanggagaling sa isang rocket spaceship? Posible kaya na ang nakita ni Ezekiel sa kanyang vision kung saan inilarawan niya ang trono ng Diyos na may kakayahang lumipad at may apat na gulong ay isa ring spaceship? Ang Book of Enoch ay may kwento tungkol sa isang anghel na isinama ang lolo ni Noah para mamasyal sa kalangitan. Posible kaya na ito ay isa ring spaceship? At kung ang mga kwentong ito ay naglalarawan ng spaceship, sino kaya ang piloto ng mga ito? Nang nabasa ito ni Eric Von Daniken mula sa Bible, siya ay sobrang nalito. Ayon sa kanya, kung ang Diyos ang pinakamakapangyarihang nilalang sa lahat, bakit kailangan niya ng sasakyang lumilipad at may gulong para makapag-travel? Noong bata pa si Eric Von Daniken, siya ay nagkaroon ng psychic vision mula sa ibang solar system na malayo sa atin. Ang kanyang nakita sa vision na ito ay mga astronaut. Dahil dito, lalo pa siyang nagsaliksik at nag-imbestiga. Inikot niya ang buong mundo para humanap ng ebidensya sa kanyang paniniwala na noong unang panahon, bumisita ang mga alien sa ating mundo. At ang mga ancient cities at ancient ruins na nakikita natin ngayon ay iniwan nila nang sila ay umalis. Pyramid of Giza, Egypt. Noong 1954, nagpunta si Eric sa Egypt para aralin ang mga piramid. Siya ay namangha nang makita niya ang mga piramid na ito dahil sa laki at pagkakapino ng pagkakagawa rito. Ayon sa mga archaeologist, ang Pyramid of Giza ay itinayo sa kalagitnaan ng 2550 at 2490 BC. Ang pinakamalaki sa mga ito ay ang Pyramid of Giza. Ang taas nito ay 481 feet. Ang lapad naman ng bawat gilid nito ay 756 feet. Ang area nito ay 5.5 acres
at ang bawat kanto naman nito ay halos perpektong 90 degree angle. Ibig sabihin nito, mahusay sa math ang mga taong gumawa nito. Ang pyramid ay binubuo ng 2.3 million na bloke ng bato. Ang bigat ng bawat isa rito ay naglalaro mula sa 3 tonelada hanggang sa 15 tons. Ito ay dihamak na mas mabigat kaysa sa Toyota Fortuner. Para matapos ang konstruksyon ng pyramid sa loob ng 2 dekada, ang lahat ng manggagawa ay kinakailangang makapaglagay ng isang bloke ng bato kada 2 minuto, araw-araw, linggo-linggo, nang walang pahinga. At alam nyo ba na bawat bloke ng bato na bumubuo sa pyramid ay napakatumpak ng pagkakaayos? Sa sobrang ganda nga ng pagkakalagay sa mga ito, hindi mo mailulusot ang pinakamanipis na blade sa pagitan ng bawat bato. Ito ang pinakanakapagtaka mga ka-LE. Paano nila nagawang iangat at ilipat ang mga batong ito kung ang mga sinaunang tao sa Egypt ay walang gulong, kalo, at walang working animals? At ito pa, alam nyo ba na ang Pyramid of Giza ay perpektong nakalinya sa magnetic north? Walang nakakaalam kung paano nila ito posibleng nalaman ng napakaaga. Samantalang noong 1831 lamang, nadiskubre ni James Ross ang magnetic north. At ang pinakahuli, alam nyo ba na ang 3 pyramid na ito ay nakalinya sa Orion's Belt? Ang Orion's Belt ay imposibleng malaman ng sinaunang Egyptian ng ganong kaaga. Maliban na lamang kung may nagturo sa kanila tungkol dito. Ang mga sinaunang Egyptian ay kilala bilang polytheistic. Ibig sabihin, sumasamba sila sa maraming Diyos. Ang mga Diyos na ito ay may pambihirang talino at kakayahan na hindi kayang gawin ng sinaunang tao. Ang ilan sa kanila ay kayang makalipad at ang iba naman ay maraming kaalaman sa mga bituin. Ang mga sinaunang tao ay naniniwala na ang kanilang mga Diyos ay bumaba galing sa mga stars. Sa katunayan, ang pinakaunang pharaoh ng Egypt ay si Ra, ang Diyos ng araw. At alam nyo ba na ang araw ay ang pinakamalapit na star sa planeta natin? Ang mga anak naman ni Ra ay tinuruan ang mga tao ng iba't ibang bagay gaya ng pagtatahe, pagtatanim, at pagbuo ng sibilisasyon. So, basically mga ka-LE, ang sinasabi nila ay lahat ng alam nila ay galing sa kanilang mga Diyos. Posible kaya na ang mga Diyos na ito rin ang nagbigay sa kanila ng kaalaman tungkol sa mga bituin at mathematics? Ang tanong ni Eric von Daniken, posible kaya na ang mga Diyos na ito ay mga alien mula sa ibang planeta na bumisita sa Earth noong unang panahon para tulungan ang mga tao na bumuo ng sibilisasyon? Ayon sa kanya, noong unang panahon, bumisita sa Earth ang mga alien na ito at dahil sila ay sobrang advanced kumpara sa mga sinaunang tao, sila ay napagkamalang mga Diyos. Posible kaya na sila rin ang gumawa ng pyramid gamit ang kanilang mga advanced equipment? Mga ka-LE, anong masasabi nyo sa teoryang ito? Pumapungku, Bolivia. Mga ka-LE, ang isang ito ay mas balot pa ng misteryo kaysa sa Pyramid of Giza. Ang Pumapungku ay isang sinaunang city complex na matatagpuan sa ibabaw ng isang bundok. Ito ay napapalibutan ng mga higanting bato na may habang 25 feet at may bigat na 100 tonelada. Walang nakakaalam kung gaano nakatanda ang Pumapungku o kung kailan ito itinayo. Pero ang pinakalatest na tansya ng mga archaeologist, ito ay mahigit 17,000 years old na. Isang palaisipan din kung sino at anong tribo ang nanirahan dito. Pero ayon sa mga eksperto, siguradong may nanirahan dito dahil kompleto ito
mula sa pagkakaroon ng irigasyon, kanal at mga templo. Ang una nilang hinala, ang mga nanirahan dito ay ang tribong Aymara, isang tribo na naninirahan malapit sa lugar. Pero ang mga Aymara ay 900 years ago lang nanirahan sa lugar na ito. At ang tanda ng Pumapungku ay 17,000 years na. Kaya ito ay napaka-imposible. At ayon sa tribo ng Aymara, ang Pumapungku ay nakatayo na nang sila ay manirahan malapit rito. So basically mga ka-LE, hanggang ngayon, hindi pa rin nalalaman kung sino ba ang gumawa at tumira sa lugar na ito. Kaya pag-usapan na natin ang totoong Pumapungku para malaman na natin kung ano ba talaga ang misteryo. Ang mga matatagpuan dito ay mga bloke ng interlocking na bato. Ang bawat isa rito ay tone-tonelada ang bigat. At ang lahat ay hiniwaan, inukitan at binutasan sa napakatumpak at napakaayos na paraan. Ang kanto ng bawat bato ay perpektong right angle. Isa itong patunay na kung sino man ang gumawa nito ay may alam sa geometry. At dahil sa ganda ng pagkakahiwa rito, ang ibabaw at gilid ng bawat bato ay pantay na pantay at napakakinis. Sa katunayan, ang pagkapatag at kinis nito ay maikukumpara sa ibabaw ng isang lamesa. Ang paraan kung paano ito ginawa ng mga sinaunang tao ay ang pinakamalaking tanong dahil ayon sa mga eksperto, base sa ganda ng pagkakagawa at pagkakaukit sa mga batong ito, magagaya lamang natin ito sa pamamagitan ng power tools gaya ng laser at polisher. Ang pinakanakakamangha sa mga ito ay ang H-blocks. Ang mga H-blocks na ito ay bloke ng bato na hiniwa para maging hugis H. Ang bawat isa rito ay magkatulad na magkatulad na parang ito ay nanggaling sa isang pabrika. Pero mga ka-LE, ang pinakanakakaintriga dito ay ang butas nito sa taas at babang bahagi. Dahil ang mga butas na ito ay may dovetails mechanism. Ang dovetails ay ginagamit natin sa modernong panahon para sa makinarya at pagkakarpintero. Ginagawa ito para ang dalawang bagay ay hindi basta-bastang magkakalas. Ibig sabihin nito, ang mga H-block na ito ay parte ng isang malaking bagay. Dahil may isang bato na ilulusot sa taas at babang butas nito para ito ay maikabit kung saan. Gumawa ang mga eksperto ng maliit na replika nito para subukang alamin kung para saan at kung ano ang posibleng gamit ng mga H-blocks na ito. Kanilang nalaman na ang bawat H-block na ito ay pinagkakabit-kabit para makabuo ng isang malaking bagay. So basically mga ka-LE, ang mga H-block na ito ay parang Lego pieces. Ang discovery na ito ay nagbukas lamang ng mas marami pang tanong gaya ng ano kaya ang kanilang ginamit na power tools nung unang panahon para makagawa ng ganito kadetalyadong mechanism sa isang bloke ng bato. Posible kaya na mas advanced pa sa atin ang mga nanirahan sa Pumapungku? At kung sila ay sobrang advanced, nasaan na sila ngayon? Kung ang Pyramid of Giza ay perpektong nakalinya sa magnetic North Pole, ang Pumapungku naman ay hindi. Ang bawat bloke ng bato rito ay may sariling magnetic field. At kapag naglakad ka dito nang may dalang kompas, ang kompas mo ay tuturo lamang sa iba't ibang direksyon. So mga ka-LE, posible kaya na ang mga batong ito ay na-expose na sa isang malakas na electromagnetic wave kaya sila may sariling magnetic field? Napakaraming tanong na walang maibigay na sagot ang mga archaeologists. Gaya na lamang ng kung paano nila naiangat sa bundok ang tone-toneladang bloke ng mga bato. Kung hindi mabigay ng archaeologist ang sagot, siguro pwede tayong tumingin sa alamat kung paano ba ginawa ang Pumapungku. Ang Pumapungku ay bahagi ng teritoryo ng Inca Empire. Ang ibig sabihin ng pangalang ito ay Gate of Puma. Kagaya ng mga Egyptian, ang mga Inca din ay maraming diyos. Kagaya na lamang ni Viracocha, ang lumikha ng lahat ng bagay sa universe.
at si Inti, ang Diyos ng Araw. Okay mga ka-LE, makinig ng mabuti dahil interesting itong kwento na ito. Si Inti, ang Diyos ng Araw, ay ginawa ang pinakaunang tao mula sa lupa. Ang mga taong ito ay walang alam at hindi nila kayang mabuhay sa sarili nila. Dahil dito, naawa ang Diyos ng Araw at pinadala niya ang kanyang mga anak para tulungan at turuan ang mga tao na maghanap buhay at bumuo ng sibilisasyon. Ang kanyang mga anak na si Mangkokopak at Pakakamak ay bumaba mula sa langit at tinuruan nila ang mga lalaki kung paano gumawa ng matibay na bahay, mga daanan at kung paano mapapalakas ang kanilang ani. At ang kababaihan naman ay tinuruan nila kung paano magpalaki ng bata, magluto ng pagkain at kung paano maghabi at magtahi. Kung mapapansin nyo mga ka-LE, ang kwento ng mga Inca ay kahawig ng kwento ng mga Egyptian, kung saan ang Diyos ng Araw ay inatasan ang kanyang mga anak na turuan ang mga tao para mabuhay. Ang tanong ni Eric Von Daniken, paano naging magkahawig ang kwento ng magkahiwalay na mga taong ito tungkol sa kanilang mga Diyos? Ito ba ay nagkataon lamang o iisa lamang ang sinasamba nilang Diyos? Ang teorya ni Eric, posible kaya na ang Diyos ng Araw na sinasamba ng mga Egyptian at ang sinasamba ng mga Inca ay iisa lamang? O posible kaya na ang Diyos na ito ng Araw ay isang alien na bumaba sa Earth upang magtatag ng sibilisasyon? Ang sabi sa alamat, ang pumapungko ay ginawa ng Diyos sa loob lamang ng isang gabi. At ang mga Diyos na ito ay kayang palutangin ang mga batong ito gamit ang isang bagay na kasing ingay ng trompeta. Ayon kay Eric Von Daniken, posibleng ang tinutukoy nila dito ay isang acoustic levitation device, isang uri ng makina na kayang iangat ang isang bagay gamit lamang ang sound energy. At ang hinala ni Eric Von Daniken, ang pumapungko ay ginawa upang maging paliparan ng mga spaceship noon. Mga ka-LE, anong masasabi nyo dito? Nagkataon lang ba na magkahawig ang mga kwentong ito? O tama ang teorya ni Eric Von Daniken? Katibayan mula sa mga artifacts. Noong unang panahon, ang mga tao ay namumuhay ng hiwa-hiwalay hanggang sila ay makabuo ng mga tribo. Kasunod nito ay ang pagbuo nila ng kultura, sining at paniniwala. Ang lahat ng kultura mula sa sinaunang panahon ay may kanya-kanyang pinaniniwala ang Diyos na nagmula sa langit at bumaba dito sa lupa. Ang ilan sa mga tribong ito ay kasama pa rin natin hanggang ngayon at ang iba naman ay tuluyan ang naglaho sa kasaysayan. Pero ang mga nawawalang tribong ito ay nag-iwan ng bakas para tayo ay magkaroon ng idea kung ano ba ang posibleng nangyari sa kanila. Kagaya na lamang ng cave painting na ito mula sa Italy. Maraming painting at ukit sa mga bato ang makikita rito. Kagaya na lang nitong bato na nagpapakita ng labanan at pangangaso. Pero ang pinakaagaw pansin dito ay ang imahen ng dalawang tao na parang may suot na helmet. Paano kaya sila nagkaroon ng idea ng helmet nung unang panahon? Ito namang hieroglyphs na natagpuan sa Temple of Seti I sa Egypt, kung saan makikita ang imahen ng parang isang helicopter at spaceship. Paano naman nila nagawang makaukit ng imahen na kahawig ng helicopter at spaceship? Ito kaya ay nagkataon lamang o nakita na nila ito noon? Sa Australia naman, matatagpuan ang Wanjina Rock Art, kung saan makikita ang imahen ng nilalang na iginuhit ng mga sinaunang tao 5,000 years ago. Ayon sa alamat, ang mga larawang ito ay larawan ng Gods of Heaven. Sila ay bumaba mula sa kaulapan at sila di umano ang lumikha
ng pinakaunang tao sa kontinente. Ang mga Diyos na ito ay may maputing balat at sila ay walang mga bibig dahil ang kanilang ulo ay nababalot ng makinang na bagay. Pero ganun pa man, nagagawa pa rin nilang makapagsalita. Ang makinang na bagay kaya na nakabalot sa kanilang ulo ay mga helmet? Nung sinabi nila na ang mga Diyos na ito ay bumaba sa kaulapan, ang tinutukoy kaya nila dito ay mga alien na naglanding nung unang panahon? Ano sa tingin nyo, mga ka-LE? Sa India naman, mga ka-LE, makikita ang isang rock painting na 10,000 years old na at di umano, ito ay isang spaceship. Sa ibang bahagi ng kuweba, makikita ang larawan ng parang isang tao na balot ng di umano'y spacesuit at helmet. Anong masasabi nyo sa mga ito, mga ka-LE? Ito ba ay spaceship? O nagkamali lang tayo ng interpretasyon kung ano ang mga ito? Itong painting naman na mula sa isang kuweba sa France na halos 15,000 years old na ay nagpapakita ng spaceship na mukhang flying saucer. Ang pinakahuling cave painting, mga ka-LE, ay makikita natin sa Northern Africa. Ito ay tinatayang 15,000 years old na. Dito, makikita ang imahen ng parang mga tao na nakasuot ng spacesuit, helmet, boots, at gloves. Ano kaya ang mga nilalang na ito? Bakit kakaiba ang paglalarawan ng mga sinaunang tao sa kanila? Nagkalat ang mga ganitong cave painting sa Africa. Ang iba nga rito ay kamukhang kamuka ng mga astronaut na nakikita natin ngayon. Kapansin-pansin din ang parang spaceship sa gilid nito. Ang isang cave painting na ito, mga ka-LE, ay nagpapakita ng eksena kung saan kinukuha ng mga di umano'y alien ang mga tao. Ang mga sinaunang tribo sa Africa ay kilala sa kanilang kakaibang dokumentasyon ng mga nangyayari sa kanilang paligid, kagaya ng pangangaso at ilang ritual na kanilang ginagawa. Ang tanging mga bagay lang na kanilang iginuguhit sa mga kuweba ay mga bagay na mahalaga at totoong nangyari. Posible kaya na talagang binisita ng mga alien ang ating mundo noong unang panahon? Posible kaya na matagal na silang nag-a-abduct ng mga tao? Mga ka-LE, anong masasabi niyo sa mga ito? Posible kaya ito? Salamat sa panonood.